Inalis na sa serbisyo ni Secretary Mark Villar ang 14 na district engineers sa Department of Public Works and Highways dahil sa pagkakadawit ng mga ito sa korupsyon. Ayon kay Secretary Villar, alinsunod ito sa naging kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong pangalanan ang ilang opisyal ng DPWH na sinasabing sangkot umano sa katiwalian. Actually, yung binanggit po ni Presidente ay na-relieve na. Yung iba, meron na-relieve na sa trabaho, mga 14 na ang na-relieve. And meron kaming ongoing naman, meron din kaming mga complaints sa aming task force against corruption. Disyembre ng isa publiko ni Pangulong Duterte ang resulta ng isinagawang investigasyon ng Presidential Anti-Corruption Commission kung saan isiniwalat ang pangalan ng mga empleyado at opisyal ng pamahalaan na dawit sa umano'y kaso ng korupsyon. Kabilang narito ang 10 opisyal mula sa DPWH at 12 mga kongresista. Nauna na ring hiniling ni Pangulong Duterte kay Secretary Villar na magsumite ng kumpletong listahan ng mga district engineers matapos na mapag-alamang nakikipagsabuatan umano ang mga ito sa ilang kongresista para maisakatuparan ang mga ilegal na transaksyon sa ilang proyekto. Bagaman natanggal na sa pwesto ang 14 na opisyal, sinabi ni Secretary Villar na hindi pa dito natatapos ang kanilang investigasyon at sinabing handa silang tumanggap ng mga sumbong at reklamo laban sa iba pa nilang mga opisyal at empleyado. Tuloy-tuloy naman ang investigasyon namin sa lahat ng mga nagsasubmit ng mga reports at humingi din kami ng tulong sa mga ibang ehensya para magkaroon ng case build-up sa mga complaints. So tuloy-tuloy naman po at tingin ko in the very malapit na po makakaroon pa kami ng mas maraming accomplishments. Kaugnay nito, kinumpirma rin ng kalihim na magpapatupad sila ng balasahan sa buong DPWH ngayong buwan at asahan aniya ang mas marami pang pagbabago na makatutulong para maresolba ang problema ng korupsyon sa loob ng ahensya. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.